Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang sinabi ni Mike Dunleavy Jr. tungkol sa trade at Draymond Green kumpirmadong hindi malilipat sa ibang team o matitrade, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So unahin po natin itong tungkol kay Draymond sa Golden State Warriors, na kung saan sa kanyang pagbabalik laro ngayon kasama ang team ay biglang nawala na ang madaming trade rumors patungkol sa kanya mga kaibigan. Well, syempre nang dahil nga din yan sa pansin nating iba talaga ang impact ni Dre sa GSW, mataas na energy ang palaging bitbit sa anumang laban na kinakaharap ng grupo, pisolatitor sa opensa lalong-lalo na pagdating sa depensa yun bang parang kampante ang samahan pag-angen si Green. Na talaga namang walang kupas ang kanyang defensive skills, na ayon pa nga po kay Steve Kerr sa nakita niya sa Bakbakan versus Los Angeles Lakers ay gagawin niyang sentro si Draymond. So grabe iba talaga ang tiwala ni Steve kay Dre at syempre sa Splash Brothers Stephen Clay, na kayang-kaya nilang lahat sa pangunguna ng kanilang Big 3. Bagaman mabagal ang umpisa nila this season mga kaibigan ay hindi maiaalis ang tiwala ng mga solidong fans sa kanila, dahil sila ay subok naman talaga sa kahit anumang problemang kinakaharap o haharapin pa. Kayo dapat bang i-trade ng Warriors si Draymond Green? Mag-comment lang. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ng Warriors General Manager Mike Dunleavy Jr. Ito ay patungkol po sa trade, sa pahayag niyang ito ay masasagot ang katanungan ng iilan kung mag-trade ba talaga ang Golden State Warriors bago mag-trade deadline ngayong season, na kung saan sinabi niya ito nung nakaraang buwan pa. Ginawa natin ang video dahil maraming NBA fans ang hindi naniniwalang gagawa ng malaking trade itong Golden State Warriors mga kaibigan, na nagsasabing puro rumors na lang, at hindi naman po natin mapipigilan ang mga rumors na kumakalat dahil sa katotohanan dyan naman nagsisimula ang lahat bago maikasa ang totoong trade, ibig sabihin natural ang mga kahit anumang rumors na kalat ngayon. So ayun nga po kay Mike Dunleavy dito mga kaibigan ay bukas ang kanilang malaking pinto sa trade kung sakaling magkaroon ng problema sa mga laban na darating pa. Well ngayon ay halata naman na delikadong hirap na makaakyat ang gold-blooded sa standing sa West, sa madaling salita malaki ang tiensa na gagawa sila ng trade bago ikandado ang trade sa papalapit na February 8 taong kasalukuyan. Kayo mga kaibigan anong masasabi nyo dito? At sino nga ba talaga ang dapat na e-trade nila? Para nang sa gayon ay magkaroon ng malaking pagbabago sa standing ng kupunan this season. I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.